Mapagpalang gabi muli ang ating pagbati sa bawat isa na kasama natin ngayon. Kamusta na po ang bawat isa sa inyo? Tayo lang dalawa, Dad. Kamusta ba? Mabuti naman at feeling blessed ngayong araw na to. Welcome po sa ating Ecclesia in the Home. Ang ibig po nang sabihin na Ecclesia ay binubuo ng ako, ikaw, tayo, na mga nananampalataya sa Panginoon. Amen. Ang Ecclesia po ay hindi ito ang building. Ecclesia is a Greek word po ng ibig sabihin ng church. At ang church ay Assembly of God's People. Yon. Kaya hindi po nahadlangan ng ating pandemic ang gatherings ng mga Kristiyano kasi hindi pala ito nakasalalay sa building para tayo ay mag-form ng isang church para tayo magpuri sa Panginoon, kundi kung may dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan, ang presensya ng Panginoon ay nandoon. Kaya tayong dalawa, kahit dadalawa tayo ngayon, nandito pa rin ang presensya ng Panginoon. Amen. Kasama po kayo sa ating church na araw-araw nagmi-meet tayo, kahit virtual lang to, nagmi-meet tayo sa isang layunin, yung makilala pa natin ang Panginoon sa malalim na kaparaanan. Kayo po ba ay na-excite sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral? Nung isang araw na pag-aralan natin, yung about narrative o story o kwento na isa sa literature ng Biblia. Isa sa type of literature. Type of literature ng ating binabasa na Biblia. Na kung saan tinuturuan tayo ni Pastor na pag narrative pala, pag kwento pala, may tatlong component. Ano nga ano yan, Sister Olive, yung tatlong component? Setting. Napag-aralan na natin yung setting. Tapos, napag-aralan natin yung character kagabi. At ngayon, pag-aaralan po natin ang tungkol sa plot. Yun. Na nakita natin sa dalawang gabi nating pag-aaral na experience natin yung event. Kasi nga, sa kwento pala, pag narrative pala, pag kwento pala, pag story pala, dapat makita mo yung sarili mo dun sa binabasa mo. Katulad nung unang kwento na kung saan mayroong lalaki na ninakawan, tapos may dumaan na priest, may dumaan na Levite, may dumaan na Samaritan, pero yung Samaritan lamang ang tumugon. Dahil ang tinatanong dito ng Panginoon who is your neighbor? At ito yung tugon ng Panginoon. Kaya dun sa kwento, tatanungin mo, ako ba yung priest? Ako ba yung Levite? O ako ba yung Samaritan? At kahapon, napag-aralan natin dun sa karakter, tungkol? De, tungkol sa setting, yung pinag-aralan natin at yung mga characters. Characters. So si Jesus, dinala niya yung mga alagad niya dun sa district of Caesarea Philippi. At nakita natin yung relevance, yung significance nung setting. Na may kinalaman pala yon doon sa istorya. Napakahalaga ng setting para lalo nating ma-appreciate yung ginawa ng Panginoon na pagtatanong sa mga alagad at yung pagsagot ni Simon Peter na kung saan ni-reveal ni God the Father kay Peter that Jesus is the Messiah, the Son of the living God. At the Messiah, doon, the Anointed One. Yeah, dahil doon ay in-establish ni Jesus yung kanyang ecclesia. Sabi niya, I will build my ecclesia. I will build my church. And the gates of Hades will not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom. Yun. Kaya pala, dinala pa ni Jesus sa Caesarea Philippi yung mga alagad niya para ipakita na sino ba, who do you say I am? Kasi nga, sa Caesarea, ang kanilang Diyos ay si Pan. Sa Philippi, ang kanilang Diyos ay si Caesar. At sinabi ng Panginoon ay, at sinabi nga ni Jesus, tinanong niya si Peter, who do you say I am?
Sabi ni Peter, "You are the Christ, the Son of the living God. You are the Messiah, the anointed one." Yun, yung pala yun. Kaya na nakita nyo na ang bawat detalye pala na isinusulat nung writer, storyteller, narrator ay napaka-importante pala. Kanina nga nung nagbabasa ako, may nakikita ako na mga lugar. Nagiging conscious tuloy ako na bakit kaya binanggit pa ni Moses ang mga lugar na ito. Kaya pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Pero bago po yan, batiin po muna natin yung mga nanood kagabi kasi hindi po ma-open. Pero ngayon ay... Nagpapasalamat kami sa mga kasama natin kagabi. Kasi everyday po hindi na namin makita. Pero ngayon po, papasalamatan natin at babatiin natin. Patuloy nating babatiin at patuloy naming i-encourage ang bawat isa na mag-share po kayo. I-share niyo po yung link natin para marami po tayong ma-share ng ating mga pag-aaral. Thank you for joining us kagabi. Sister Erlinda Cruz, Sister Ellen Ong, Gian Carlo Sherbo, Kuya Gadiel Alcantara, hello po sa inyo. Janice Panganiban, Darwin Centeno, Nanay Lolita Rimas, and Tatay Ador and Edna, Sister Arlene Uson, Brother Rex Agusti, hello, at na, natutuwa kami, nakapasok ka na pala. Emerska, Emersiana Mateo, Chingay Nes, hello Rachel, I hope na okay ka na. May Centeno, Jolola, Cecilia Armamento, Marie Garcia, Risa Poseidon, hello Nanay Sean, Fe Centeno, Faith Rojas, Nanay Lagring Magat, Romer Jim Centeno, Jen Chomog. I think first time ni Jen Chomog. Kung sino man ang nag-invite sa'yo o nag-share sa'yo, pagpalain siya ng Panginoon. Ate Tesla Rosario, Jing Pabon, Ate Chepo Goon, Rosemary Sherbos, Sir Narisa Aduka, Yumisan, Glenda Martin, Rosel Palaganas, welcome Rosel Palaganas, Sister Melody Lanusa, Sister Jane Dingo, belated happy birthday, Sister Jane Dingo. Happy birthday, belated. Sister Glad Alcantara Galano, Amadi Fakal, Sister Jenny Rojas Reyes, hello Sister Jenny, Sister Sharon Alcantara, Pastor Gilbert Nanay, Esther, and Tatay Cesar. Dixie Ann, Kim, and Aya, and Nico, Jesus Aculanay, Arlene Danau, Ulysses de los Santos, Emma Dorilag, Sister Emma, Arian Jean, Sister Josepa, Sister Paz Daulayan, Sister Usta, Brother Juna Duca, Essie Crisologo, Mean Almuente Lanusa, Marivic Villaseño, Lennon Cerceña. Hello Lennon, welcome Lennon, Ma'am Wen Ferrer, Moises Gamata, Pastor Moses Gamata, Sister Suzette Empainado, Monique Palitayan, Sister Emma Gonzalez, Kuya Bobby Gonzalez, Babel Makadangdang, Kaning Jimenez, Brother Aldwin, Sister Wilma, Brother Ahmed, Kuya Ray Gonzalez, Brother Jerry and Ate Joanne, and Kabet Centeno and Cabolo. Maraming salamat. Hindi pa po tayo tapos. Paumpisa pa lang po yun dahil hindi po namin kayo nag-greet sa dulo dahil hindi na po naglo-load. Kami po ay natutuwa at nagagalak at patuloy kayong sumasama sa amin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tunay nga, napakalaki ng nagagawa ng pag-share nyo dahil hindi mo alam kung sino ang nangangailangan ng kalakasan na nanggagaling sa salita ng Panginoon. Sige po, excited na po ba kayo na tayo'y mag-aral sa ipagpapatuloy ng ating pag-aaral kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po o Diyos sa gabing ito na kami po ay pinagsama-sama mo muli upang mag-aral ng iyong salita. Alam po namin na ito'y itinakda mo sa araw na ito at kung sino man po ang kasama namin ngayong gabi, alam po namin na ito po ay hindi aksidente na sila ay nakadalo ngayon sa pag-aaral ng salita mo. Alam po may nakalaang kang
magandang bagay sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, O Diyos, alisin mo po, Panginoon, ang anumang kaabalahan sa aming mga isip, sa aming mga puso, anumang takot, anumang mga problema, isinasantabi po namin ang lahat ng ito at hinahayaan namin na yung pagkilos ng banal mong Espiritu, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, tinataas namin ang aming kaibigan na si Beng Santamina, na kung saan she is in the hospital right now. Alam ko po, Panginoon, na may purpose ka sa lahat ng bagay kung bakit nangyayari sa amin ang mga bagay na hindi namin inaasahan. And we are lifting up her to you, Lord God, and may your healing power, Lord, be upon her. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Mangusap ka po sa kanya, Panginoon. Makita niya yung pagkilos mo sa buhay niya. Maramdaman niya yung kapangyarihan mo, Panginoon. Nawa, maramdaman niya yung yakap mo, O Diyos, sa kanyang buhay, Panginoon. Maraming maraming salamat po ngayong gabi. Nawa, kumilos ng malaya ang iyong banal na Espiritu as we study your words, Lord God, tonight. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Amen. So, thank you, Sister Olive. Nako, umpisa pa lang eh, napapagod ka na. At wala ng boses. Pero anyway, ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. So, ang topic po nating pinag-aaralan mula pa nung Monday ay understanding the narrative. At nabanggit na po ni Sister Olive, tatlong halagang sangkap o component ng isang narrative. Setting, kasi ito yung nagsisilbing background for understanding the action that occurs within. Pangalawa, yung characters. Sino-sino yung involved doon sa istorya. So, mayroong bida, may kontrabida, may mga main characters, may mga supporting characters, kuminsan, doon sa istorya. Not necessarily kontrabida. At, bandang huli, pag-aaralan natin yung plot ng istorya. Ano bang ibig sabihin ng plot? The plot of a story is the arrangement of the event. Okay? Arrangement of the event. Not necessarily pagkakasunod-sunod, kundi yung arrangement ng mga pangyayari na kung saan not necessarily chronological. Kung hindi, meron kasing intention yung author kung bakit binanggit niya itong pangyayari na ito. At kuminsan, ang plot ng istorya, meron tinatawag na physical conflict. Laging merong conflict lagi eh. Okay? Pwedeng physical conflict. Pwedeng halimbawa po si Jesus versus the Pharisees or the religious leaders. O kaya the Israelites versus the Palestinian. Parang ganun. So yun po yung mga conflict. Or character conflict. Ito nga yung sinasabi ko na merong protagonist and antagonist. Bida at saka kontrabida. Okay? So, pwedeng ang Diyos, ang main character, ang kontrabida, si Satanas. So, merong conflict doon. Okay? At meron din po tinatawag na moral and spiritual conflict between good and evil, between justice and injustice, between Yung honesty, dishonesty, yung mga ganong conflict, ano? Na kung saan sa istorya po makikita natin na merong good, merong evil. Something like that. So, sa gabing ito, isa sa rule, no? Identify the exact nature of the plot conflicts in a story. Noting how they develop and how they finally resolve. So, napakahalaga po, ma-identify natin sa istorya yung conflict. Kasi kung walang conflict, walang plot, walang kwenta.
kung walang plot, walang kwenta yung story. Ika nga, walang... Oo. Oh, parang walang climax, walang twist kuminsan. Pero doon gumaganda yung istorya kung merong conflict. Tapos, paano ito mare-resolve? Sa gabing ito, mga kapatid, susubukan nating pagbulay-bulayan yung isang istorya sa lumang tipan. At ito ay sa Book of Ruth, chapter 1, 1 to 5. Pero hihilingan ko si Sister Oli, basahin muna sa atin 1 to 3. 1 to 3 lang muna. Ruth chapter 1 verses 1 to 3. At ang gagawin natin, hihimayin natin itong talatang ito at pag-aaralan natin yung setting, yung characters, at yung plot ng story. Sige, Sister Oli, basahin mo na yung... Sundan okay. po ninyo kami sa inyong mga Bible, no? Buksan nyo rin yung Bible ninyo sa Book of Ruth, chapter 1, 1 to 3. Okay, tayo pong lahat ay pakinig. In the days when the judges ruled in Israel, a severe famine came upon the land. So a man from Bethlehem in Judah left his home and went to live in the country of Moab, taking his wife and his two sons with him. The man's name was Elimelech, and his wife was Naomi. Their two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephratites from Bethlehem in the land of Judah. And when they reached Moab, they settled there. Thank you, Sister Olive. Now, tama na. Ang ganito na lang muna. Sige. Mamaya na lang yung 3 to 5. Okay? Sorry. Now, yung pong verses 1 to 2, yun po yung nagsisilbing parang introduction. Okay? Dahil ito po yung first two verses ng Book of Ruth na kung saan yung storyteller. Ngayon, sino kaya yung writer? Sino yung narrator? Sino yung storyteller mula dito sa book na ito? Well, sa tingin mo, Sister Olive, sino? Well, ang sabi ng mga scholars, probably, ang storyteller ay si Samuel. Si Samuel yung nagkukwento tungkol sa istorya na ito ni Ruth. Okay? Ngayon, let's move on, no? Unahin natin yung setting. Doon pa lang sa opening statement, makikita na natin yung setting. Sabi dito, in the days when the judges ruled in Israel. So ngayon, nagkakaroon na tayo ng idea na ang pangyayaring ito ay naganap sa panahon na ang mga hukom ang nag-govern sa Israel. Nung panahon na yon, ang mga hukom ang tumatay yung leader ng bansang Israel. So, ano naalala nyo? The Book of Judges, di ba? Di ba sa Book of Judges, mga judges ang nagro-rule. So, hindi binanggit kung kailang panahon, anong panahon, sinong judge ang nagahari noon, kailan naganap itong pangyayaring ito. Okay? So, in the days when the judges rule in Israel. So dito, parang binibigyan na tayo ng clue na itong istorya nito ay naganap sa panahon pa ng mga judges. So wala pang king, hindi pa monarchy during that time. It is pre-monarchy period. Dahil during that time, ang mga judges pa lamang ang nagru-rule, nag-govern sa Israel. So yun po yung setting. Ngayon, dito po, makikita na natin, inintroduce kagad yung ikalawang component ng isang story. Ano yon? Yung plot o yung event na nangyari. Ano yung event sa panahon ng mga judges? Sabi nito, a severe famine. Matinding taggutom sa bayan ng
Israel. So, try to imagine, ito yung bayan ng Diyos. Subalit, dumaan sila sa matinding taggutom. Naku, nakaka-identify tayo sa kahirapan ng buhay nung panahon na yon, dahil sa panahon na yon nagkaroon ng severe famine. So, probably, yung severe famine ay dulot, ang nadulot po nun ay probably dahil baka walang ulan. Okay? Nagkaroon ng La Niña. Ay, El Niño. Okay? Nagkaroon ng tagtuyot. Or, nagkaroon naman ng La Niña. Pwede rin, no? Yung sobrang buhos naman ng ulan, halos nagdudulot ng pagbaha. Pwede rin yun. Or, probably sa panahon ng panahon na yon ay matinding winter ang kanilang naranasan. No? Tumagal yung winter na kung saan naapektuhan ang kanilang mga pananim. Hindi natin alam, hindi na binanggit. Pero ang sinabi lang ng storyteller, a severe famine came into or upon the land. Now, ang napag-aralan natin, pag meron tayong binabasa na istorya, ilalagay mo yung sarili mo dun sa istorya. Experience the event. Okay, you share the experience. Ilagay mo yung sarili mo, ano kaya ang nararamdaman ng mga tao nung panahon na yon? Kung ikaw ay isang tatay, panahon ng matinding taggutom, ano ang iyong mararamdaman? Kung ikaw ay isang nanay, okay? Na kung saan may pera ka man pero wala kang mabiling pagkain. Wala kang mailuto. Okay? Wala kayong makain. Ano ang inyong mararamdaman? So, ilagay po natin yung sarili natin dun sa storya. At dito, makikita natin. So, una, inintroduce yung setting. Tapos yung plot. Inuna yung plot na kung saan sabi dito, a severe famine came upon the land. Ngayon, punta naman tayo doon sa mga characters. Sabi dito, so a man from Bethlehem in Judah left his home and went to live in the country of Moab, taking his wife and two sons with him. So na-imagine po ninyo, isang pamilya to, no? Kung saan iniwan nila yung kanilang tahanan sa Bethlehem in Judah, at sila daw ay pumunta sa country of Moab. Ngayon, pinangalanan na sa verse 2. The man's name was Elimelech. So, inintroduce na sa atin kung sino specifically yung character. Si Elimelech and his wife, Naomi, ang pangalan. And their two sons were Mahlon and Chilion. They were Ephratites from Bethlehem in the land of Judah. So makikita natin, mga kapatid, yung storyteller, inintroduce na yung setting, inintroduce yung plot, at inintroduce niya yung mga main characters. Sino-sino yung main characters? Elimelech, si Naomi, yung asawang babae, tapos meron silang dalawang anak, si Mahlon, at si Chilion. Ngayon, dito po sa story nito, mga kapatid, ay maraming tinatawag na irony or contrast, kabaliktaran. Okay, yun po yung isang, ang tawag po doon ay literary device, na kung saan, para ma-appreciate mo yung story, makikita mo yung, dramatic irony na tinatawag, yung contrast, yung kabaliktaran ng mga pangyayari. Ano ba yung mga twist ng istorya? Okay. Unang-una, mga kapatid, kung mapapansin nyo, si Elimelech, si Naomi, at saka si Chilion, at saka si Mahlon, ay taga Bethlehem. Bethlehem. Yun po ang sabi, no? So, a man from Bethlehem in Judah. Alam niyo po ba na ang ibig sabihin ng salitang Bethlehem ay house of bread?
Bethlehem means house of bread. Pero, ito na yung twist. Ito na yung contrast or irony. In the house of bread, there is no bread. Because there is severe famine. That is the first irony. Okay? In the house of bread, there's no bread. Okay? Now, second irony. So, a man from Bethlehem in Judah. Okay? Judah. Judah means praise. Okay? Judah means praise. But how can you praise when there is a severe famine? Parang ironic na naman yun, mga kapatid. Doon sa istorya, ma-appreciate mo to. Teka muna, dapat nagpupuri sila sa Diyos. Dapat sila ay nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Pero paano nga sila magpapasalamat? Eh, nakakaranas sila ng matinding taggutom. No? Matinding taggutom. So, irony po yun. Na kung saan, una, house of bread, but there's no bread. Place of praise. Pero hindi sila makapagpuri sa Diyos. Hindi sila makapagpasalamat sa Panginoon dahil sa sila nga po ay dumadanas ng matinding pagsubok. Hindi lang po yun ang twist dito. Okay. Dito po natin makikita, mga kapatid, naalala nyo, sabi rito, in the days when the judges rule in Israel. Ano pong naalala nyo? Kapag binanggit po yung salitang, itong salita na to na kung saan yung mga judges ang nagrurule. Now, kung papansinin po ninyo, sa Judges chapter 21, 25, sabi ron, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Okay? Now, sabi rito, in those days, there was no king in Israel. Totoo po ba na there is no king of Israel? Actually, hindi po. Because during the time, God is the king of Israel. Pero, yung mga tao, sa halip na kilalanin nila ang Diyos bilang kanilang hari, hindi nila kinikilala. Can you imagine, no? God is the king of Israel, and yet the Bible says, in those days, there was no king in Israel. Di ba ironic yun? There is a God. The God of Israel. The king of Israel is God during the time. And yet, the people did not recognize God as their king. And that is very sad. Now, I tend to believe na dahil sa kanilang hindi pagkilala sa Diyos bilang kanilang hari, bagamat ang Diyos ang hari ng Israel, pero hindi nila kinikilala ang Diyos, kaya si Lord nagpadala ng severe famine. Okay? Yung kanilang pagsuway. Actually, at this point in time, makikita natin, yung disobedience of God's people brought them to disaster. Makikita natin na nagkaroon ng trahedya o kalamidad dahil sa kanilang pagsuway. So there was severe famine came upon the land because of their disobedience to the king of Israel. Kaya nga, nung inintroduce yung ating text, no? In the days when the judges ruled in Israel. Eh, during the time, in those days, there was no king in Israel. And everyone, sabi dito, everyone did what was right in his own eyes. Now, everyone, sabi dito, everyone did what was right in his own
eyes. Actually, yun po yung isang clue na kung saan ganito ang pag-iisip ng mga tao sa panahon na yun. Everyone did what was right in his own eyes. So, ibig sabihin, walang rule, walang law na silang na... Like, kung ano yung gusto nila. Kung ano yung gusto nila, yun ang, yun ang ginagawa nila. In their own free will. Gusto nila yung sarili nilang desisyon, sarili nilang kaparaanan. Inilagay na nila sa kanilang mga kamay yung kaparaanan upang sila ay mabuhay. Yun yung pangyayari, malungkot na pangyayari. Now, another twist. Another twist is si Elimelech. Okay? Elimelech. Ano po napansin nyo sa pangalan ni Elimelech? Yung pong pangalang Elimelech, yung El means God, and Melech means King. So, si Elimelech, ang ibig sabihin ng pangalan ni Elimelech, God is my King. Okay? God is my King. Supposed to be, yung pangalan ni Elimelech should remind him that God is his King. Unfortunately, he doesn't live up to his name. Kasi during that time, in the ancient Near East practices, napakahalaga po yung pagbibigay ng kanilang mga pangalan. So, kung ang pangalan niya ay Elimelech, ibig sabihin ng God is my King, maganda yung pangalan na yun, Elimelech. Unfortunately, he doesn't live up to that name na kung saan hindi niya kinikilala ang Diyos, ang kanyang hari. Kung papansinin po ninyo, saan natin makikita yun? Dito sa verse 1. Sabi rito, nung nagkaroon po ng matinding famine, so a man from Bethlehem in Judah left his home. Iniwan niya yung kanyang tahanan. Now, alam niyo po, hindi lang po yung kanyang tahanan ang kanyang iniwan. When he left his home, he also left his faith and left his relationship with God. And yun po ang isang malungkot na pangyayari na kapag ka meron ng matinding pagsubok, matinding kahirapan, matinding taggutom, si Elimelech, ginibap niya. Hindi lang yung kanyang tahanan, ginibap niya pati yung kanyang pananampalataya. Okay? Nagkulang po si Elimelech sa pagtitiwala sa Diyos. Naturingan pa naman na ang pangalan niya ay Elimelech. God is my King. That's another irony. Can you imagine? Pangalan mo ay Elimelech. And yet, he doesn't live up to his name that God is my King. Kaya nga, sweetheart, alam mo, nung nag-aaral ako ng Hebrew sa seminary, natuwa ako kasi yung pangalan ko, Arnel. May EL sa dulo. Okay? At dahil doon, I found out na, yung pangalan ko pa lang na ibinigay sa akin ng nanay ko, meron na talagang puso para sa Diyos. Kaya, masaya ako sa pangalan ko. Okay? Ako din, meron. Ano? Din. Okay. Del Rosario. Okay. Sige. May pilit lang. Oh, sige. Okay. So, another twist yun. Okay? Elimelech. God is my King. And yet, si Elimelech ay nawalan ng pagtitiwala sa Diyos. That's why he left his home and went to live in a country of Moab. Nako. Well, ang Moab during that time is known for a wicked city. At kung maalala nyo si I think sa Book of Genesis,
kung maalala nyo, si Lot pumunta sa Moab. Tama ba? Si Lot, di ba? Si Lot. Yeah. So, hindi po maganda yung reputasyon ng Moab. And yet, si Elimelech, dinala niya yung kanyang asawang si Naomi at saka yung kanyang dalawang anak. At ang sabi ng banal na kasulatan, when they reach Moab, they settled there. Okay. So, try to use your imagination. Iniwan ni Elimelech yung homeland niya, yung Bethlehem, the house of bread, the house of praise, or the place of praise, Judah. And yet, pumunta siya sa isang wicked city by the name of Moab. And they settled there. So, nag-migrate sila. Kaya, mga kapatid, ano, yung bang, may mga panahon sa kasaysayan natin na may mga tao sumusugal, iiwan nila yung kanilang hometown at sila'y manging ibang bayan kahit na yung lugar na pupuntahan nila ay talagang hindi nila alam kung kasama nila ang Diyos sa pagpunta nila doon. Minsan, may mga taong ika nga, pinipilipit na lang yung kamay ng Diyos para lang masunod kung ano yung gusto nila. So, dito makikita natin, isang example po itong si Elimelech at dinala pa niya yung kanyang pamilya na kung saan everyone did what was right in his own eyes. Si Elimelech yung kumakatawan doon sa bagay na ito. Ngayon, mga kapatid, ano po ang nangyari? Nung sila po ay nag-settle down sa Moab, what happened? Sabi dito sa verse 3 hanggang verse 5. Sister Oli, pakibasa mo naman yung verse 3 and verse 5. Mukhang napakabilis po ng mga pangyayari. Then, Elimelech died and Naomi was left with her two sons. The two sons married Moabite woman. One married a woman named Orpah and the other woman named Ruth. But about 10 years later, both Mahlon and Chilion died. This left Naomi alone without her two sons or her husband. What a tragedy. Diba kaya sila pumunta ng Moab at nilisan nila yung Bethlehem to secure their lives? Yung tinatawag na self-preservation. And yet, when they settled in the land of Moab, they died. Namatay si Elimelech, namatay si Mahlon, namatay si Chilion. At ang sabi ng banal na kasulatan, they were about 10 years na nag-settle down sila doon sa Moab. Yun po ang sabi sa verse 4. No? Namatay din si Mahlon at saka si Chilion. So what a tragedy. Kung kayo po si Naomi, ano mararamdaman ninyo? Namatay yung asawa mo. Balo na tong si Naomi. And a few years later, namatay din yung kanyang dalawang anak. By the way, yung pong pangalang Mahlon. Mahlon means a man of weakness or sickly. Chilion means wasting away. So, their lives will match their names. Parang ganun, di ba? Pangalan kasing Mahlon, ang ibig sabihin pala nun ay sickly or man of weakness. Yung Chilion, ibig sabihin wasting away. No wonder
sa pangalan pa lang, nangyari na yung hindi magandang balita na kung saan namatay kaagad itong si Mahlon at saka si Kilyon. Na kung saan si Orpa at saka si Ruth ay maagang na byuda. So tatlo ang byuda. Si Naomi, si Orpa, at saka itong si Ruth. If you will not, yun yung twist ng istorya. Pumunta ka ng Moab for self-preservation, pero pagdating ng Moab, namatay ang mga mahal mo sa buhay. Nag-migrate sila dahil iniwanan nila yung severe famine para hindi sila mamatay, pero sa pag-migrate nila, doon sila namatay. Ngayon, ano po ang moral lesson from this story? Una, mga kapatid, magtiwala ka. You have to put your trust to God as your king. Mukhang dito nagkulang si Elimelech. Probably si Naomi, eh, naging submissive and supportive lamang siya sa kanyang asawa. Wala siyang magagawa. Dahil yun ang desisyon ng kanyang asawa. Subalit, makikita po natin na he doesn't live up to his name, sabi ko sa inyo kanina. So, yung pagtitiwala ni Elimelech sa panahon ng severe famine, yung severe famine leads him to migration. Probably, nagkulang po si Elimelech ng pagtitiwala sa provision and promises ng ating Panginoon. Eh, hindi naman po lahat ng mga tao doon sa Bethlehem ay umalis eh. Pag, sa mga susunod na mga chapter 2 and chapter 3, makikita natin doon. Marami po mga Israelites ang nag-remain. At inantay nila yung good harvest. Inantay nila yung susunod na season kung saan. Pero si Elimelech, mukhang hindi na po siya nakapag-antay. Gumawa na siya ng desisyon sa kanyang sarili na kung saan inilagay na niya sa kanyang mga kamay yung pagpapasya. Probably, hindi man lang siya nanalangin sa Panginoon. Hindi muna siya nag-seek sa Panginoon kung ano ang kalooban ng Diyos. Kabud na lang na nilisa nila yung Bethlehem at sila'y nag-ibang bayan pumunta ng Moab. Alam niyo po yung nakakatakot kuminsan. Sa panahon natin, sa panahon ng mga pagsubok, huwag mong ilalagay sa iyong mga kamay ang iyong pagpapasya, kundi dapat bawat hakbang, bawat desisyon ay lagi mong isinasangguni sa Panginoon at inihingi sa Kanya ng guidance and wisdom. Kaya nga dapat mag-operate po yung discernment, lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsubok. Kaya nga, naalala ko yung sinabi sa James chapter 1 verse 5. If any one of you lacks wisdom, let him ask God. Bakit mahalaga yung wisdom? You know, ang context po nun ay testing or trials and even temptation. During the time of trials, during the time of testing or temptation, we need wisdom. Wisdom from God. Wisdom from above. Bago tayo magdesisyon, tiyakin natin na yung gagawin natin ay kalooban ng Diyos. Nakakalungkot po dahil during that time, in those days, there was no king in Israel. Everyone did what was right in his own eyes. At yun po yung isang malungkot na pangyayari. Dito natin makikita, turning away from God leads to tragedy. When you turn away from God, it will lead you
through tragedy or calamity and even death. Nakita natin si Elimelech, iniwan niya yung kanyang asawang si Naomi, iniwan niya kaagad yung kanyang dalawang anak. Di ba malungkot yun? Dahil iniwan ni Elimelech yung kanyang hometown, iniwan ni Elimelech yung kanyang pananampalataya, mas nagtiwala siya sa kanyang sariling desisyon. Pero ano sabi ng Bible? Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your paths. Yun po yata yung principle na hindi nasunod ni Elimelech. Kaya nga, when we forsook or forsake our faith, that will lead to disaster. That will lead to tragedy. Yun po yung moral lesson nitong istoryang ito. Makikita natin na bagamat ang layunin niya ay to preserve his family, and yet his family suffered defeat, suffered death because of their disobedience. Actually, itong storyang ito, sa chapter 1, mga kapatid, ang tawag dito, tragic. Ang tema nitong storyang ito ay tragic. But sa chapter 3 and chapter 4, it will lead to triumph. Ayan, binigyan ko na kayo ng clue from tragic to triumph. Kasi may twist din yung istorya. So, saka na natin pag-aaralan yun. Pero, inga, sa gabing ito, di ba, mas na-appreciate natin yung pagbabasa ng Biblia. Mas naging parang suspense. Ang tanong, ano mangyayari kay Naomi? Ano mangyayari kay Orpah? Ano yung mangyayari kay Ruth? Ito na, ang susunod na istorya dito eh, the tale of three widows. Okay? Pero yan, aabangan natin yan sa susunod na mga pag-aaral natin. So sana po meron kayong natutuhan at na-appreciate ninyo yung pagbabasa. Sabi ko nga sa inyo, napakahalaga sa isang narrative, merong setting, may characters, at may plot yung istorya. At nakita natin dito yung plot ng istorya kung saan nagkaroon ng severe famine in the land. Kaya lang, yung desisyon ni Elimelech leads to disaster that leads to his death and the death of his two sons because of his disobedience. Amen. Manalangin po tayo. Sige po, sana nakita natin yung sarili natin dun sa kwento na kung saan may mga desisyon tayo sa buhay natin na sinasangguni nga ba natin ito sa Panginoon? Hinihingi nga ba natin yung kalooban, yung guidance ng Panginoon sa buhay natin? Nawa sa kwento na natunghayan natin, na nakita natin, na experience natin yung event ngayong gabi na para tayong nanonood ng pelikula, nakita po sana natin yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Kaya manalangin na po tayo ngayong gabi. Lord, marami pong salamat sa mga salita mong napag-aralan namin na kung saan tunay nga na may mga plano kami sa buhay namin na hindi namin nasasangguni sa iyo, O Diyos. Ngayong gabi, Panginoon, anuman yung mga iniisip namin, mga pangarap namin, mga plano namin sa buhay, oo nga, O Diyos, ang mga plano ay ginagawa namin. Pero ang dalangin namin, ang kalooban mo pa rin ang masunod sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tulungan mo po kami, bigyan mo po kami ng karunungan kung ano po yung gagawin namin
paplanuhin namin sa bawat isa sa amin, sa bawat pamilya namin, sa bawat mahal namin sa buhay. Dahil alam namin, O Diyos, kung masusumpungan namin yung kalooban mo para sa amin, O Diyos, ito yung best para sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pagsama mo sa amin ngayong gabi, sa mga salita mo, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So tayo po idadako sa ating communion at tayo po ay muling mananalangin sa Diyos. Dakilang Ama na nasa langit, muli po kaming makikibahagi sa banal na hapunan. Muli kaming kakain ng tinapay na pinagpirapiraso na kung saan ito'y sumasagisag, kumakatawan sa iyong katawan, Panginoon, na kung saan inialay mo ang iyong sariling buhay, tanda ng iyong pagmamahal sa aming lahat. Panginoon, sa pagkain namin, inaalala namin ang iyong ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya salamat po sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Mga kapatid, kainin po natin ang tinapay, nagpapaalala sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Ang grape juice na ito ay kumakatawa naman sa dugo ng ating Panginoon. Pinapaalala nito sa atin na kung saan si Jesucristo bilang kordero ng Diyos ay nagbuwis, nag-alay ng kanyang sariling dugo para sa ating katubusan ng ating mga kasalanan. Tayo'y pinatawad ng Diyos, tinubos ng Panginoon, niligtas ng Panginoon, tanda ng kanyang habag at biyaya sa ating mga buhay. Panginoon, sa gabing ito, muli kaming iinom upang alalahanin namin ang iyong ginawa na sakripisyo para sa amin. Inialay mo ang iyong sariling buhay alang-alang sa aming kaligtasan. Kaya sa gabing ito, nagpapasalamat po kami. At gagawin po namin ito, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik. Mga kapatid, sabi-sabi tayong uminom, tanda ng ating paggunita, pagkilala sa ginawa ng ating Panginoon. Amen. Salamat po muli sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sige, dito sa aking kopya, si Tito Ben and Tita Judy, sabi nila, put our trust in God always. Thank you po, Tito Ben and Tita Judy. Ingatan po kayo ng Panginoon. Ana Marie Salonga, salamat sa iyong pagdalo. At Evelyn Gamboa, Kuya Ray Gonzales. Rosel Palaganas, good evening po, sabi niya. Denise Panganiban. Reyna Jane Centeno. Mary Jane Deguia Perez. Jen Tiglao, hello. Rochelle Mendoza Ocampo. And Edith Cabalquinto, God bless you, Edith. Hello. Patuloy kayong aliwin ng Panginoon. Emma Gonzales. Sister Josepa Kulanay. Ahmed Kapuyan. Brother Ahmed. Sister Marivic Villasenor. And Melody Lanusa. God bless you, Melody. May Ann Almuete Lanusa. Mga taga-Ordaneta to. God bless you, mga kapatid. Wala na pong. Rochelle Mendoza Ocampo. Violeta Bertuccio Kim. Hello, Kim. Rochelle Mendoza Ocampo. Brother Agosto Baganan. Hello. And Fe Santos, Mabel Makadandang, Boy Panganiban. Naku, Boy, mga kamag-anak sa ni Saudi Arabia. Wow, kaboy po. God bless you po. And Glad Galano, Sairin Tamiing. Kabet del Rosario, Kabolong. Kuya Bobby Gonzales, Maribic Villasenor, and Janice Talyara. Hello, Kabet Janice. Kabet del Rosario, Tisha. Joshua, Jade. Ayaw nang mag-load eh. Ayaw na pong mag-load. Bukas na lang po namin kayo. Babatiin muli. Maraming salamat po sa pagsama nyo ngayong gabi. Nawa po, makapagpahinga tayong lahat ngayong gabi. And God bless you po. God salamat bless. Po sa mga taga
YouTube na nanonood. At salamat din po sa lahat ng mga nag-share. Kahapon merong 22 na nag-share. God bless you po sa mga nag-share ng link. Pastor Ulayan, alala ko nakita ko din. Hello po, Ate Paz. God bless. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Good night.